nagsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ng pasasalamat na Regacho Family, Panlaki Family, Dorado Family, Wilma Domingo, Lydia Kaskasanan Family, Filetio Panko, Cervantes Family, Cecil and Nicolas Rigodon Jr. and Family. Panalangin para sa agarang pagaling nila Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Rekla, Jasmine Sibyl Dialim, Catalina Alba, Marty Agtarap, Raquel Rica Blanca, Leia Rose, Eduardo Salido, Ramona de Liz Lim, Raquel Crama, Emmanuel Bueno, Rose Ferro, Emmaline Tamayo, Romeo Regacho Jr., Betty Ong, Feli and Cindy Chua, Diane Andia, Rochi Harder, Martin Armelo Gabriel, Teddy Neil Baguio, Renato De Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modesto Bilbaeno, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Emilia Flaviano, Lamberto Gutierrez, Jovel Cabigting, Vito Agan, Gian and Arlene Villanueva, Salomon Parana Sr., Elio, Estelita, Ruth, Charles T., Mila, Benigno, Nathaniel, Paolo, Aljon, Gerald James, Raon, Raon Family, Balieser Family, Erlinda Liwag, Alejandro Herrera, Emma Alising, Josephine Legaspi, Jaime Godito, Daniel Ganuelas, Josephine de Guzman, Marcelino Basco, Thelma Vertirbo, Gil Kalina, Leonora Villaruel at Alberto Tambong. Panalangin para sa natatanging kahilingan nila Francis and Philip Molina, Ronald Salamat, Chiletio Panko, Lydia Kaskasan, Cecil Rigodon, Maria Therese Dison, Rosalina Aguirre, Felisa Casamayor, JC Buluran Salonga, Rowena Luna at Nelita Labong. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt, Marcus, Natividad Gonzalez, Edelberto Gonzalez, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Laura Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Luis Tro Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Leticia Lopez, Rowel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Jose Giron, Wilfredo and Heidi Mariano, Virginia Marcelo, Luis Pedreno, Alfredo Lim, Lerida Magsaysay, Remy Hernandez, Victor and Carlito Lopez, Manuel, Monsignor Jimmy Garcia PC, Bishop Cirilo Almario Jr., Gary Norma Andaya, Michael Rabino, Rosalie Ernesto Banting, Genara Rodriguez, Jeronimo de los Santos, Raimundo and Paulina Aragosa, Joel Bantaran, Erwin Vismanos, Robert Milagros, Rodolfo, Arnold Santos, Vicente, Salvador Algacer, Romulo Alberto, Martina and Ronald Herrera, Virginia Morente, Mirna, Renato, Pedro and Virginia Ortiz, at Lilian Salaysay. Panalangin para sa mga kaluluwa ng mga dating tagapaglingkod ng ating simbahan. Sitayo po lahat para sa orasyon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Paganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa na Ina ng Diyos, na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, asihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at sa yamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Heso Kristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli, takaluwalatian sa langit, alang-alang kay Heso Kristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pumbuting kura paroko, Reverendo Padre Douglas Libadong. Nuestra Señora, Jesús, inang mapatis ng mga hina, nagpanda ng kasakit dahil sa Diyos na otos. O nakita ko, Nuestra Señora, Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Sa'yo susisinubay na bilang isang inang tunay, kami sana'y mamamayon. O ilan ang aming buhay, kami ay halima ang anak mong ilaman. Nuestra Señora de Soledad, inang mapatis ng mga hira, nagpanda ng pasakit. Sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, siya sisisinubay na bilang isang inang tunay, kami sana'y mamamayon. O ilan ang aming buhay, kami ay halima ang anak mong minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapatis ng mga hira, ng pasakit dahil sa Diyos na atas. O nakita ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Si Jesus ay sinubay mo, di ang isang ilang tunay, kami sana'y mamamayon. O ilan ang aming buhay, kami ay halina. Sinapupunan hanggang sa kamatayan. Si Jesus ay sinubay mo, di ang isang inang tunay, kami sana'y mamamayon. O ilan ang aming buhay, kami ay halina ang anak mong minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapatis ng mga hira, ng pasakit dahil sa Diyos na atas. O nakita ka, Nuestra Señora de Soledad. O nakita ka, Nuestra Señora.
sama-sama tutunguhin ang kahanan ng Panginoon. Sama-sama magtitipon sa damdamin ng Panginoon. Sama-sama tutunguhin Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Hawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawan mo kami, kawan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon ay sinasariwa mo ang araw ng pagkakatalaga ng bahay dalanginang ito. Tingin mo ang mga panalangin ng iyong sambayanan at ipagkaloob mong ikaw ay laging mapaglingkuran dito ng dalisay at sumaamin nawa ang lubos sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Josue. Noong mga araw na iyon, nagtayo si Josue ng isang dambana sa bundok ng Ebal upang parangalan ng Panginoon ang Diyos ng Israel. Mga batong di tinapyas ng kasangkapang bakal ang ginamit niya sa dambana. Ayon sa tagubilin ni Moises at nasasaad sa kautusan. Sa ibabaw ng dambanang iyon ay nag-alay sila sa Panginoon ng mga handog na susunugin at mga handog na pinagsasaluhan. Sa pook na iyon, sa harapan ng buong Israel, iniukit ni Josue sa mga bato ng dambana ang kautusang isinulat ni Moises. Lahat ng Israelita, kasama ang mga matatanda, ang mga pinuno, at ang mga hukom, at pati ang mga dayuhang nakikipamayan sa kanila, ay tumayo sa magkabilang panig ng kabanang tipan, paharap sa mga saserdoteng Levita na may dala niyon. Ang kalahati ng bayay tumayo sa tapat ng bundok ng Gerizim, at ang kalahati sa tapat ng bundok ng Ebal. Ganito ang utos ni Moises na gagawin nila pagsapit ng panahong tatanggapin na nila ang pagbabasbas. Sa sandaling iyo'y binasa ni Josue ang kautusan, ang mga pagpapala at ang mga sumpa. Ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan, isa-isang binasa ni Josue ang mga kautusan sa lahat ng taong naroon, pati sa mga babae at mga bata at sa mga dayuhang nakikipamayan sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patyo mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad. Maging ibong layang-layang, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, Hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan.
Mapalad na masasabi, silang do'y tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pa sa templo mo. Kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko, gusto ko pang maging bantay sa pintong iyong templo kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Tingnan ninyo ang bansang Israel, hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog ay nakikiisa sa ginagawa sa dambana? Ano ang ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang may kabuluhan ang Diyos-Diyosan o ang pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano'y naghahandog ng kanilang hain sa mga demonyo, hindi sa Diyos. At ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Hindi kayo makaiinom sa kalis ng Panginoon at sa kalis ng mga demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sa kanila ang templo, magiging Diyos sila.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Samaritana kay Jesus, Ginoo, tawari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba. Ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes, July 8, at atin pong ipinagdiriwang ang dedication anniversary o ang pagkakatalaga sa simbahan natin na tinatawag na Bahay Dalanginan. Sa inyo po na mga matatagal na dito sa parokya ng Nuestra Señora de la Soledad, nakita po ninyo yung pag-evolve no, ng tahanang ito mula sa pagiging barong-barong, mula sa pagiging maliit na kapilya hanggang sa maging haliging bato ang simbahang ito. Kung kaya, no, hindi ko alam kung ano pong saya ang inyong naramdaman nung kung babalikan natin 8 years ago no, nang italaga muli ang simbahang ito, lalong-lalo na ang dambanang ito kung saan nagaganap ang atin pong pagsamba sa Diyos. Kung saan narinig natin sa lahat ng ating mga pagbasa ang kahalagahan ng pagsamba ng tao. Yung kahalagahan ng pagkakaroon ng isang bahay dalanginan, ang pagkakaroon ng isang altar na kung saan ang pinakasentro ng atin pong pagsamba. Parang hindi naman tayo masaya. Parang mga puyat na naman. Pero ganun pa man, hindi ang kung ano ang ginagawa ng tao ang nagpapabanal sa simbahan, ang nagpapabanal sa altar. Kundi ang nagaganap sa altar ang siyang nagpapabanal sa atin. Kaya magandang balikan, no? Ano na nga ba ang nangyayari din sa atin sa pang-araw-araw natin na pagsamba? Maswerte tayo, no? Dahil sa ating bansa, kahit sa ang dako, mayroon kang mapupuntahang bahay dalanginan. Dito sa lugar natin, sa kabila ng pagiging abala ng mga tao sa kanilang hanap buhay no sa Divisoria o kumbaga no tinuturing na sentro no ng pamilihan ang Divisoria pero sa dulong bahagi nito ay meron ding altar na kung saan tayo po ay tinitipon para sumamba. Nga lang no ang hamon nga sa atin ay mas marami pang mahikayat, mas marami pa ang ma-inspire na pumunta dito sa bahay dalanginang ito upang tayo naman ay makatanggap ng mga grasya na magpapabanal sa atin. Hindi tayo ang nagpapabanal sa altar, kundi yung iniaalay at yung naghahandog sa altar, yun ang magpapabanal sa atin.
Pag sinabi kong hindi tayo, kabilang na po ang pari. Hindi nakadepende sa nakatayo dito sa gitna o ng pari ang kabanalan ng altar. Pero siyempre, yung hamon nga sa atin na sa pang-araw-araw natin na pagtitipon, sa pang-araw-araw natin na pagdulog sa Panginoon, ay unti-unti din natin talagang natatanggap ang Diyos sa Kanyang ibinibigay sa atin. Marami tayong ritual, no, na ginagawa, pag-aalay ng bulaklak, paghahandog, pag-aalay din ng sobre, may pagsasayaw pa tayo dito sa ating parokya, meron tayong pagsusuot ng belo. Pero lahat ng yan nawa, no, ay makatulong sa atin na magpaalala ng kahalagahan ng ating pong ginagawa. At hindi lang, no, ng ating ginagawa, kundi kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Uulit-ulitin niya yan, araw-araw na gagawin para sa ating kaligtasan. Kaya wag nawang matuon lang ito sa effort natin, sa paghahanda natin. Kadalas po, pinapaalalahanan ko yung mga naglilingkod sa simbahan, no? Kasi kapag oras ng pagdiriwang, marami sa mga, hindi lang dito, no? Sa lahat ng simbahan, marami yung sa oras ng pagsamba, abalang-abala. Sa oras ng pagsamba, wala ang isipan, wala ang kanilang, no, sarili. Natapos yung paghahanda, pero sa mismong pagdiriwang, hindi tayo nakakapasok. Dalas pa nga, bago, habang, pagkatapos ng gawain, mainit ng ulo. Kasi mga pagod na. Mga napagod na. O ganun ba ang, no, ganun ba ang nakukuha natin sa altar? Hindi lang dito, halos sa lahat ng simbahan, no? Kaya mahalaga yung paghahanda. Kaya nga, maging si Kristo, maging ang ating Panginoon, naghahanda. Pinaghahandaan. Para nang sa ganun ay, yung best effort ay maibigay niya sa mga dadalo, sa mga magtitipon. At kaligayahan ng Diyos na maibigay niya ang kanyang sarili sa atin. Kaligayahan. Ibig sabihin, masaya siya. Nagiging masaya siya na naibibigay ang kanyang sarili. Nawa, tayo din, no, pagkatapos ng ating pagdiriwang, ng ating pagsamba, ay mas maging masaya din nawa tayo. Kaya huwag lang laging puro hingi, huwag lang laging puro pagdulog lang, kundi magpasalamat din tayo sa bawat pagtitipon natin bilang isang sambayanan. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin, sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak
aming Panginoong Heso Kristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin, sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng Mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad at ang mga samahan na bumubuo nito. Gayon din ang Archdiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili sa gawa at panalangin, at mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya, at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nanatili sa ating piling sa Santissimo Sacramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bukasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eukaristiya na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit, kaya't natatangi naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumao na patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at ang mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama rin ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. At ang mga misang pasasalamat, special na intensyon, agar ang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ama, buong kapakumbabaan naming itinataas sa iyo ang aming mga pangangailangan, kalakip ang panalangin ng Mahal na Birhen ng Soledad. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Sa iyo, Ama, ang
Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayon ay ginugunita namin ang araw noong iyong marapating ang tahanan mong ito ay mapuspos sa kabanalan mong angkin. Gawin mong kami mag-alay na lagi mong kinalulugdang tanggapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Niloob mong dito sa gusaling itinayo namin, ang iyong sambayan ay lagi mong makapiling sa aming pagdulog upang sa iyo'y makarating. Dito mo inilalahad at laging ginaganap ang ipinahihiwatig mong pakikiisa sa lahat. Dito mo ipinakikilalang sa aming kananahan. Sapagkat kami iyong tinipong sambayanan, may mga kapanalig sa buong daigdig at sa katawan ni Kristo ay pawang kaanib na magkakapisang ganap sa Jerusalem sa langit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoon Diyos na mga muna pumulo ang langit at lupa ng nakilan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng
mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ng Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubilin naman ang kagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo.
Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, taglayin nawa ng iyong banal na sambayanan ang bunga at kasiyahang dulot ng pagpapala mong bigay upang ang paglilingkod sa aming ginaganap sa pagdiriwang na ito ay matutuhan naming gampanan sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po muli sa lahat ng mga inyong tulong at suporta sa amin pong simbahan dito sa Nuestra Señora de la Soledad, sa mga nasa abroad, na nasa online. Maraming salamat po. At salamat din sa lahat ng mga ministries and organizations na patuloy na naglilingkod sa ating pong bahay dalanginan. Congratulations sa ating lahat sa dedication anniversary ng ating simbahan. Solidad clap para sa Panginoon. Pagkatapos po ng misa ay meron tayong konting salo-salo. Pasensya niyo na po ang pansit at ang kape para magising-gising na tayong lahat. No? Pero mamayang gabi ay may misa pa rin po tayo. Ikatlong araw ng ating nobenaryo at ang ating pa rin pagdiriwang ng dedication anniversary. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Morning.